transport tayo ng Olugbati. At itong mga flowers na to, kaso kulang tayo sa loom soil, nasa sasakyan pa namin. Pero hindi. Hi to viewers, good morning from Germany, good afternoon viewers. Transfer muna tayo ng ating Olugbati sa pot. At kung anik-anik pang gagawin dito sa garden. Basta. Medyo malayo ako sa kami, pero ayan siya guys, sa Olugbati. Medyo malayo, no? Pakita ko na lang later yung malapit sa cam. Basta, sa-transfer ko lang muna sa lupa ang Olugbati. Medyo ano eh, malalago na silang lahat. So, kaya na nilang mabuhay pag nilabas sila dito. Okay. Ang Olugbati. Basta pagkatapos yung pita-transfer sa lupa, ano, or sa pot, or sa paso, ang inyong mga pananim, bibiligay nyo sila kaagad. So, ito ang ating Olugbati. Kaya, mega love shoutout again to you, Sheila Jen, sa nagbigay ng Olugbati na to. Thank you! Sa lamesa guys ko siya ipapakita sa inyo kaso lang basa kasi yung ilalim ng pot para hindi masyado madumihan later yung lamesa natin kaya dito na lang tayo requesto yan ang Olugbati natin medyo matataas na eh parang isang ano na yung finger point natin mas mataas dito ng konti yun na yung size or haba ng ating Olugbati ngayon. And sunod-sunod na po ang weather sa amin na mainit, weather na summer na talaga. Gardening time na tayo. Ayan, bibilangin natin later kung ilan to lahat. Para, kasi the last time na binilang ko to, 17. I'm not sure ngayon kung 17 pa rin ba. Parang feeling ko merong ano eh, hindi na buhay.
ang gagawin pansamantala. Huwag masyadong ipilit ang sarili kung pagod, may sakit, nararamdaman ng toothache. Mga slight-slight lang. Huwag yung masyadong pag-uri agad ang sarili, di ba? Pa tayo mamaya guys sa ano, sa lamesa after this. Para lang hindi siya maano, maputikan. Kumusta? Kumusta po sa inyo? Medyo malayo lang tayo sa camp, kaya hindi ako masyadong ninyo ata marinig. Tapos pero pa mga sasakyan na dumadaan. Last two. Dalawa na lang. Dalawa na lang po na lubat ito transfer natin.
Then after this, syempre we need to water, no? After you repot all those your plants and flowers, you need to water it. So I think this will be. So, hi, good morning, good afternoon, good evening po. This is Pinay Mom in Germany. Magulo na naman si Cam. Sinisisi ko si camera. So, hindi tayo masyado kanina nagsasalita, no? Dire-diretso lang tayo, transfer lang sa ating, ano, pot. Ating alugbati, yan, extract na naman ang ilong ko. Hi, Amelia Paloyo. Kumusta ka dyan sa Pilipinas? So, teka lang, hi, update ko lang kayo ngayon sa ating ibang mga pananim na naman ni Inday sa aming munting garden. Wait lang. Ang basil ko, need ko na yan i-transfer talaga dito eh. Tatanggalin nyo lang na naman yung mga naninilaw-nilaw na dahon. Kasi matagal siyang nakalakwesto talaga sa aming kitchen eh. So this time, ilabas na natin. And ang weather po talaga rito sa amin eh, sobrang init na everyday. Mas mainit today, magiging 28 degree. Kahapon, nasa 26. So, pataas na talaga ang tindi ng init ko dito sa amin. Ayan. So, papakita ko na sa inyo ngayon yung tinasper kong alubati ng malapitan ng camera. And then, after this natin sa garden, popresto naman tayo dun sa loob para naman tayo ay makapagchikahan ng maayos. Okay, wait lang po. So, ito na ang ating alugbati na transfer ngayon. So, ayan na po yung mga alugbati natin. So, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pa rin naman. So, ayan. So, didiligan ko after ko siya mai-repot o mai-transfer sa ating paso. Hindi pa siya nadiligan. And then, ito kahapon dito kasi medyo mahaba sa gilid nito yung mga damo na. Medyo nasasapawan ang ating kangkong. Ito na po yung kangkong natin. O yung water spinach. Pero itong kangkong na to is from Indonesia. Binigay lang ng Indonesian friend ko. And so far, yan na sila. Mga sumisibol na. Kaya I'm very excited. Siyempre na makapag-harvest tayo ng kangkong. And the other pot, there's also kangkong. Yan yung mas malago. Kasi talaga nailagay ko lang yung mga seeds niya sa middle. Sa, kumbaga sa gitna lang. Unlike dito talaga is yung kinalat ko. Kaya naging ganyan ang itsura niya. Much better ito, di ba? Pero ito okay lang. Pag tumaas pa na konti, transfer ko pa uli yung iba niyan. And then ito, yung pangatlong pot niya is kangkong also. So yun, meron na rin dun sa dulo, sumisibol. So antayin natin yan sa mga susunod pa sigurong araw
mas dadami na yan. At nag-start na siya. Ayan, meron pa rito ang isa. Ayan, ayan, ayan. So, dalawa na yung sumibol. So, very, tatlo tayong, meron tayong tatlong pots of kangkong. See, imagine. Kaya, diba, kapag yan, eh, ready to harvest na. Ay, ako, ang sarap. Makapagluto tayo ng adobong kangkong. Pwede rin sa sinigang. Teka, didiligan ko lang, guys. Ha? Kukuha lang tayo ng tubig. Hindi ko nadadalhin tong ito. So, ito na lang gamitin natin para mabilis. Nag-ready na ako, excuse. Nag-ready na ako dito ng tubig. Diligan natin. Diligan ang tinansfer na alugbati. Para mabuhay silang lahat. Sobrang init pa kasi. Grabe. Ayan, ayan, huwag kang tutumba. Pag medyo tumaas na yung alugbati natin, lalagyan ko pa rin yan, syempre, ng support. Ayan, tapos lipat tayo dun sa kabila. Ito na, kumusta na mga salad natin. Ayan, mga celeries, strawberries, and ito ang bago, guys. Alam nyo ba kung ano to? Ayan na yung nire-ready natin kapag ka tumaas na ang ating ampalaya at upo. So, ita-transfer natin yan dyan. Para ready na siya na merong pagbabagingan, di ba? Para mas nakakakilo sila. So, Mr. Kuyan ang gumawa. I mean, nagtulungan naman kaming dalawa. So, habang medyo mainit ang weather pa, kasi hindi pa naman talaga totally sobrang init, tamang init pa lang, dahil umaga pa lang po dito sa amin, eh, dito na tayo sa garden, tumatambay-tambay niyan. And, lipat tayo sa kabila. Lipat-lipat sa ibang pananim. Ito ang strawberries natin na nasa paso, dalawa. Okay? And then, ang sitaw natin, o malago na siya. So, ilan na tumubo rito sa isa? Apat na. Tapos dito, tatlo. May parating na isa, yan siya. Sitaw po yan. Zucchini, bell pepper, eggplant natin. Silipin muna natin kung gano'n nakalalaki ang kanyang mga bunga. Wait lang. Oh yes, yun na sila. Yan. May pag-unlad naman na, diba? May pag-unlad na ang ating mga talong. Lumalaki na silang lahat. Hindi na sila mapipigilan. Parang bata lang. So, ang zucchini natin, malaguna. Yan, 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 yan. Yan, dalawang pots na yan dyan. Spinach po ang nakatanim dyan. So, meron tayong dalawang spinach and then may tatlong paso. Okay. So, kadidilig ko lang din yung kahapon. Diligan muna natin itong sitaw ulit. Kasi pag tumaas yan, ka-transfer ko rin yan. Pakita ko yun sa inyo na nakabili tayo kahapon ng mga nakaready na rin. Ang mga pwede nilang mabanggingan. Tama ba Tagalog ko? Bagingan. Baging. Ayan. Dulo ng camera natin, no? Ayan, ang bulaklak. Ito yun. Binilikot lang ito kahapon after kumusundo sa anak ko. Wait. As you can see, makalat. Ayan yung swimming pool. Kinaligpit ko muna pansamantala sa aking mistrab ang di pa namin nabubuo kasi eh. Ah, ito pala. Ito yung nasa taas na strawberry, oh. Yan. So, namumulaklak na. And, ito na guys. Wait lang. Dulo na camera ni Inday, no? Papasensyahan nyo lang po. Ito yung nabili namin kahapon. Yan, yan, yan. So, ito yan. Tatlo po yan. Pero magkakaiba. Ito yung isa. So, ganyan yung pinaka niya. Style niya. Parang pa-triangle. And then, yung isa naman. So, papasok na lang muna tayo, guys, sa loob. Kasi humihina ang signal natin dito. Ang internet connection kapag nasa garden tayo, eh. Lipat po tayo sa loob ng bahay. Doon po tayo pag-chika-chikahan. Wait lang.
As in, ayan, yan, yan. Ayusin pa natin dito. Aming garden, ayan, ayan. Pakita ko lang po ulit. Yan, yan, yan. Ito, tinakpan ko lang ulit kasi yung anak ko, minsan, may mga gumagalang, ano dito, pusa ng kapitbahay. Eh, since, ano yan, sand, no? Baka mamaya, akala niya, yun yung dumihan niya. So, mas okay na yung ready tayo. Tapos, nilalagyan natin yung medyo pabigat. Para just in case na maging mahangin, hindi siya agad liliparin or matatanggal. So, ayan. Ayan na po yan. Update sa aming garden. So, papasok na po ulit tayo sa loob. Ayan. Mainit na po sobra. Uy! Ang init! Ang dilim ng camera ko. Why? And, aba, nagkikwentuhan tayo, magtimpla muna tayo ng kape, guys, no? So, nandito na naman tayo sa ating favorite place. Favorite ng mga mommies, ang kitchen. Siyempre, after nyo pumunta ng garden, maglinis, magugas ng kamay. Ito na po yung ating kalamansi. O, diba? Ating kalamansi, ayan na, ripe na sila. Nanilaw na. Pero pwede naman pa yan. Pa-transfer pa yun sa isang malaking pasurin. Kaso yung nabili namin kahapon na loam soil, nasa kotse pa. So, hindi pa naiakit dito ng mister ko. Kaya, ito tayo ng kape. Kumusta po sa inyo lahat? Ating mga tsaa, chocolate drinks, and then coffee, dito lahat. Piniliwanag yun, no? Piniliwanag na kaagad. Sobrang init na kayo. Mas madali na po ngayon sa atin makalabas-labas ng bahay, maglinis. Kasi hindi mo na kailangan ng maraming kasuotan talaga na may jacket ka pa. Meron ka pang mga asin talagang bobo-bobo yung suot. So habang natin natin kumulo, kailangan panipotaktig pa rin. Ligpit muna yung mga ibang hugasan kagabi. Bawa na nakatapo. Ganyan po ang ginagawa ko kapag ang anak ko ay wala dito, nakatid dun sa kindergarten. Pag uwi ng bahay, yan, either before or after, kapag nilinis dito, magla-live-live tayo kapag kasinipan, kapag talagang hindi busy, ganyan. Yan ang pinagkakabisihan ko. Gulo ko, no? Ayan, kasi sa kabilang side, ayan! So, ayan na naman. Ang breath. Ang breath. Huwag tayo ng tinapay. Tinapay na lang ang ating ano ngayon. Today breakfast. Have you tried this kreuter? So mga, to those Filipinos who are living also here in Europe or in Germany, this product or this brand, Milvona, Käse, Vielfalt, is one of my favorite, and my son as well. So, iba-ibang flavor talaga. There's a lot of flavors inside. Or cheese. This is cheese, by the way. So, there is sanig, kreuter, salami, and picante. One of my favorite is sanig and picante. But my son Oro only likes sanig. Pero wala na, ubos na eh. So, ang natitira na lang is kreuter. Kreuter in Tagalog, that is herbs, okay? So, ayan. Sa picture, makikita nyo po. Ayan siya, kreuter or herbs ang ano niya. Pinaka-flavor, main ingredients niya. And salami. Salami, favorite ng husband ko yan. Ito usually nilalagay kapag gumagawa tayo ng pizza or umu-order or bumibili tayo ng pizza. Ayan, salami. Kreuter muna. Try natin ang kreuter, ang kape ko, okay?
then hindi pa tayo maya-maya lang konti. Hi, may galang shoutout to you, my cousin Raquel Modelia. Thank you for watching. Good morning in the Philippines. Kung good morning na ba, I think afternoon na. Kasi dito sa amin, morning time ngayon. Ayan. Kuha tayo ng tinapay. Ayan ang ating breakfast ko ngayon. Magiging breakfast ko. Ang tasty bread natin. Para mabilis lang ang ating breakfast. Kasi dahil yung pag may time, laki na ng tummy natin eh. Alam nyo ba, ano pagkahalata? Or I mean, akala talaga nila preggy ako. Pero anyway, sobrang laki rin ng chan ko. Or tummy ko. Lately. Start pa noong Monday. Kasi, usapang kababaihan lang kapag masakit ang puson ko, kapag may monthly period, yan, talagang nandyan. Malaki talaga. Tapos masakit. Kaya nakapag-post tayo kahapon ng ating, ano, ang ating pa-emote-emote. Pero, hindi naman tayo talaga totally emote na emote. Sinasabi lang po natin ang ating realidad na buhay dito po sa abroad, sa Germany, kagaya po, di ba? Ano, na tipong, wala naman tayong regret na magkaroon ng sariling pamilya, syempre, at mag-asawa ng isang foreigner. Syempre, na-fell in love naman tayo, no? Na-fell in love din naman siya sa akin, o, diba? Pero, diba, syempre, pag wala kang kapamilya na kasama ni isa talaga, or kahit nasabihin mong kapatid, pinsan, ganyan, katulad sa family ng husband ko, since German ang aking asawa, so, kiklear ko lang po, no, para at least, kung meron lang kayong tanong based sa sasabihin ko rin ngayon or reactions, okay lang po. Feel free po na mag-comment dyan mamaya sa comment section. Kasi nga, dito po, ay parang sira na ata to. Parang iba yung color niya. Sit. Let me check na yung expiration niya. Baka na-expire na. Wait lang po. Pa naman. Ah, until August pa naman ito. Siguro ganito lang talaga color niya kasi Kreuter nga or herbs eh. Kaya parang may pagka-green color siya. So, okay lang. Okay lang. Hindi naman siya talaga na-open pa eh. Sealed pa. Sealed. Yun na nga, like I said, no? Kami po, bilang isang foreigner na nakatira, syempre foreigner, nasa ibang bansa tayo, nakapag-asawa ko ng isang foreigner, at ang family ng husband ko is consisted only of yung nanay lang niya, at yung brother lang niya. So, they are not a big family. Okay? Unlike us, unlike me as a Filipino, syempre, nasa culture po talaga natin na meron tayong big families. Mostly. Di naman din nila lahat, pero mostly po. Sa culture natin is ganun. No? So, katulad ko sa Pilipinas, I have 3 siblings. Siyempre, may nanay at tatay ako. And yung connection, yung contact talaga is more often. Mas malapit. Unlike po dito na talagang you need to be independent. So, almost kapag pagtungtong mo na ng 18 years old, ganyan, hindi naman talaga totally sinasabi ng parents na umalis ka na rito sa poder namin, ganyan. But then, mas gusto nila bilang isang anak. Yun yung napansin ko po dito, okay? To make it clear. Yun po yung napansin ko rin dito. As long as hindi rin pa sila tapos sa kanilang kurso na inaaral, or hindi sila talaga nagre-rent ng apartment, syempre, yung iba pinipili nila na sa parents pa rin sila tumitira or gustong tumira. Or pwede rin naman yung parents talaga, mas gusto rin nila, nakasama pa rin nila yung anak nila hanggat hindi pa rin nakakagraduate. Especially kung nag-iisa lang yung anak nyo, kanya yung anak nila. So, and yung pinapasukan naman yung university, eh talagang medyo malayo rin, ganyan. Yun yung talagang kailangan na magrenta ng apartment. Then, dinadalaw na lang yan, binibisita ng kanyang parents. Ganon. Wait lang. Alaman na natin. So, ibig ko lang po sabihin sa post ko kahapon na bilang isang foreigner na kagaya namin, kapag talagang wala ka rin pang work, you know, yung talagang work na work sa labas na meron ka talagang boss, yung
siniswelduhan ka. Meaning to say, katulad ko, full-time mam nga ako, di ba? Pero wala nga tayong regret. Para sabihin ko lang po sa inyo, hindi tayo nagre-regret dyan, hindi tayo nagsisisi dyan. I'm very happy na nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, nagkaroon ako ng anak, meron akong asawa. So, minsan, napapaisip ka rin na nalulungkot ka, syempre, lalo na nga nandito ka, wala ka namang kasamang iba. Aside from cleaning, di ba, yung mga household chores natin pinakakabalaan every day. And then, afternoon, after mong suduin ang anak mo, a-attend ka sa mga ibang mga appointments niya or ihahatid mo siya doon. Like, for example, dun sa music niya. Music Academy, nag-aaral siya ng flute every Thursday yan. Wednesday, Friday, Saturday, football yan or soccer. And then Sunday, swimming. Monday and Tuesday, after kindergarten, there are times na may mag-i-invite sa kanya. Or kami mag-i-invite na isa niyang kalaro dito sa bahay, maglalaro sila. Since nag-iisa lang din po talaga yung anak ko. Of course, he still need a connection. He still need to communicate with other kids, okay? Sa akin lang ang point ko, yung pinaka-umagang time talaga sa akin, from time na nasa kindergarten siya, syempre, routine ko na po ito eh, pag-uwi ko ng bahay after ko siya mayatid, gawain bahay ang gagawin natin. And, nakakamiss lang din talaga na meron kang routine na papasok ka sa isang company na nag-work ka, di ba? Iba rin po yun yung nasa bahay ka lang compared sa nag-work ka talaga. Pero since nga, ang ibang mga parents o ibang mga nanay, kaya nilang pagsabahin yun eh. Pagsabayan na kahit na mama ka, full-time mom ka, meron pa silang ibang pinagkakaabalahan as being productive. Katulad ko rin naman, hindi ko naman kasi sinasabing hindi naman ako productive na tao eh. There are times lang na mapapaisip ka kapag may nararamdaman ka nga, ganyan. Wala ka ibang kasama. Kasi yung anak ko, di ba, hatid ko rin, hindi siya pwedeng umabsent talaga actually. Dahil dito po, hindi din ganun kadali na lagi mong pa-absent yung anak mo. Okay, just to make it clear lang din po, sarap yung spoon natin. Baka kasi may hindi akong masabi or anything. At meron po sa inyo na mga kapag-react din, based sa sinasabi ko. This is just all my experiences and life po namin dito abroad. Yun po yung gusto ko lang i-clear. Wait lang. So, nilipat na tayo again sa ating pwesto doon ba? Wait lang po ha. Ang gulo ng camera natin. Eh, pasensya na pasensya. Ang gulo. Kasi kung transfer naman tayo sa garden, maingay. Tapos sumihina po yung signal ng internet doon. Wait lang po. Ay. So, yan. Ay, sorry. Sorry naman. So, yan. Ayan. So, andito tayo sa pinipwestohan natin kapag tayo ay may microphone, di ba? May condenser microphone na ginagamit. So, balik na po ulit tayo sa ating topic. Topic talaga. De, ano lang. Bibigay lang naman ako sa inyo ng kwento. Kwento mula sa akin na kwento rin naman tungkol sa akin, di ba? So, kain ng breakfast, tinapay at kape. Itong toasted bread natin, pinalaman na natin. Ang pinakita ko sa inyo, cheese. Pero herbs ang kanyang pinaka lasa. Kain! So yun, basta po, kung kayo po nangangarap na makapunta sa ibang bansa katulad nung halimbawa, mag-aasawa kayo ng foreigner, yung magiging as a working visa kayo, or as a tourist kayo, or in-invite kayo ng isa sa mga kapamilya nyo na mag-migrate, diba, sa ibang bansa. Ano lang, just be ready lang na maging independent po kayo. Yung wala kayo ibang aasahan, kundi sarili nyo talaga. Yung tipong wala kayo, di ba, kasambahay, ganyan, kung meron kayong kasambahay sa Pinas na nasanay kayong ganun may gumagawa para sa inyo. And then pagdating sa abroad, wala. Ikaw na po lahat yon. Kaya kailangan masanay kayo, maging malakas ang loob ninyo. At
minsan ang homesick hindi yan nawawala sa amin. Kahit gaano nakatagal kami sa abroad, darating at darating pa rin yung moment na ma-homesick pa rin po. Okay? Kahit na nga yung iba nag-work na rin dito, matagal na, there are times talaga na homesick pa rin sila, nami-miss pa rin talaga nila yung bansa natin sa Pilipinas. Ganyan. Kasi hindi naman din nga talaga ganun kadali po para kung gustuhin mo magbakasyon, anytime magagawa mo, hindi ready. Kasi lalo na kung pamilyado ka rito, may anak ka. Yung schedule ng anak mo sa pag-aaral, lalo na kung yan po ay nag-start na sa primary school, secondary school, tertiary school, I mean, elementary, high school, until college. So talagang, as a parent, kailangan mo siyang, tawag dito, support pa rin. As in, hindi po talaga ganun kadali, basta-basta ikaw a-absent kapag ikaw ay nasa primary school na. As in, very, and po dito yan, very important yan. And like sa kindergarten, anytime, pag gusto mo mag-file ng leave, ng vacation leave, okay lang. So, walang masyadong etche-bureche, ganyan, in short. Pero kapag nasa primary school ka na, not unless talagang kailangan ka dalhin sa hospital, may sakit ka, papa-check up ka, papa-doctor ka, you need to present, syempre, some medical documents, ganyan. Na talagang pwede ka na uling bumalik sa school. Pati ka lang tayo, no? Matapos konti. Saglit lang naman yung pag-garden ko ngayon. Kasi, yung mga damo-damo, sorry ah, busog. Puno yung bibig sa salita-salita. Yung mga damo talaga matataas na ulit. So, mister ko yan. Mister ko yung maglilinis. Pero tinutulungan ko rin naman siya. Maka mamaya, pag galing niya sa work, siya yung maglilinis niyan. Wala mo, nakalive pa ba tayo? Wait. Mahina yung signal ko ata. Mini signal, wait lang. Wait lang. So, yun. Maraming salamat sa mga nagme-message, sa mga concerns, sa mga nag-aalala, ganyan. Sabi ng get well soon. Lately, yun yung sabi ko po sa inyo, talagang ang bilis-bilis ko mapagod. Hindi naman po tayo pregnant, okay? Just to make it clear. Hindi po ako pregnant. Kasi yung iba sabi, baka sintomas daw yun ng buntis, ganyan. Kagagaling ko lang din last month sa OB gynecologist ko kasi meron talaga akong regular checkups din kasi nagkaroon po tayo ng surgery para po sabihin ko rin sa inyo, no? Kaya talaga madalas sumasakit po ang aking, hindi talaga totally tiyan, yung sa puson and then yung sa part kung saan ako inoperahan. Ayan. So habang kumakain, sige, sabihin din natin yan. Kaya, nandun yung times na kumikirot, sumasakit, even though ang tagal ng ilang taon eh, ang nakalipa. 2019, 20, 21. So, magti-3 years na yung naging opera sa akin, pero still, kapag malamig po ang weather, sobrang napapagod ako, nagbubuhat ako ng mabibigat, sobrang busog ako, kumikirot po talaga yan, as in. Tapos kapag meron tayong monthly period as a woman, siguro naman, naiintindihan nyo, yan, sumasakit din po yan. Pero yung sakit na nararamdaman ko, kung iisipin lang, masakit po talaga, as in, yung tipong parang gusto ko na lang gumapang habang naglalakad kasi hindi pwede. At ihatid ko ngayon anak ko. Imagine, 10 to 15 minutes walk po yan everyday. So, papunta ron, hatid ko siya. Pagbalik ko ng bahay, gano'n na naman. Mag-isa na ako. And then, bago ko siya sunduin, gano'n ulit, papunta ron. Then, kaming dalawa na pabalik ng bahay. So, almost a day, 1 hour po yung paglalakad. More or less. Ang kabuuan ng nagiging walking namin mag-ina. Or ako. Pero exercise naman yan, okay lang. Lalo na ngayon, sobrang init na po talaga. As in, ayan, no? Sobrang init. And alam niyo po ba dito, share ka na lang din. No? Dito sa Germany, kapag sobrang init, summertime, hindi kagaya talaga dyan sa Pilipinas na okay lang na gumamit kayo ng payong. Dito, hindi ka po gumagamit ng payong. Magsusuot ka lang ng sombrero.
Diba? So, ang init talaga. As in, yung init kasi dito kapag summer, para sa akin, masasabi ko na mas mainit dito compare sa atin dyan sa Pilipinas. As in, yung init talaga dito ang tindi. Ang bilis niya po talagang mangingitim. Pero ayos lang yon, kasi pag nag-winter, mababawi mo na naman, babalik na naman sa dati yung, alam mo yun, hindi ka naman na uli. Maglalighten na uli yan kung naging dark ka during summertime. Ayos lang yan. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung difference. Okay? Ganyan. Dal-dali ng kain. Alin ba talaga tayo? Mag-11 naman na dito sa amin, guys. No? Mag-11 na kagad ng umaga. Ang bilis. Sobrang bilis. Akala ko mag-10 pa lang. Naglinis ako kahapon, tsaka nung isang araw ng bahay. Dito, syempre. Nag-mop, nag-vacuum, nagpunas ng mga likabok. Kasi routine na po yan eh. Ganun naman talaga, di ba? Kailangan maglinis talaga ng ating bahay. Hindi ko kalit kasi matiis kapag yung makalat. Kahit nasabihin mo yung anak ko, taga-kalat din yan. Ano yun? Parang kahit sa buong maghapon naglinis ka, kinabukasan maglinis ka pa rin ulit. So, lahat ng mga carpet, tatanggalin ko. Kasi ayoko nagpa-vacuum ako. Yung vacuum, di ba? Meron namang, yung vacuum naman natin is dalawa naman ang option yan. Kung carpet o kaya yung talagang floor mo. So, gusto ko tinatanggal din yung carpet pa. Para yung pinakailalim nun, nalilinisan din. Lalo na may anak din ako, yung mga laruan na hinahawakan niya. Kung ano-ano rin, minsan nakakalat. Ang dami-dami kasi may iba, regalo naman din sa kanya. Kung tutusin dito mga bata, napakadami po sobrang laruan, as in. Parang kala mo nga meron na kaming tindaan ng laruan. Pero yung mga ibang laruan niya, like yung mga baby toys niya before, pinapadala ko po yan sa Pilipinas. And then yung nanay ko, ibinibigay niya po yan sa iba kong mga kamag-anak na merong mga maliliit pang anak. So at least napapakinabangan. O kaya naman dito sa amin kasi ginagarage yan or binibenta rin as second hand. Ganyan. Since nagkaroon din nga talaga ng problem, di ba nagkaroon ng pandemic labato, ganyan, about the virus. So lahat nag-iba. Nag-iba ng mga, kung ano man yung mga routine din natin before na ginagawa. Pero at least ngayon, unti-unti bumabalik na into normal. So dati, meron talaga kada purok or barangay, ganyan. Merong mga pag-garage sale talaga. So, mostly, dito sa Germany, yung mga items o yung mga gamit nila na hindi na talaga nila ginagamit at gusto nilang mabenta ulit yon, like sa mga pinaglita ng anak mo na gamit, mga damit, ganyan, mga laruan, sapatos, ibinibenta po uli yan. Pero, pag na po tayo umasa, syempre, no, na magiging mataas pa rin yung price nung pag nabenta mo yun. So, in short, kung ano yung naging benta rin nun, umiikot lang yun. So, yun din yung pwede mong ibili ulit ng another thing para sa anak mo na tingin mo mas need niya o mas kailangan niya. Ganun po. Hindi kasi nag-a-appear sa akin. Hindi nag-a-appear. Na-appear siyang live. Pero, may mga messages, natakpan. So, bakit wala pa naman pala, no? Wala pa naman nag-message sa akin. Watching lang pala yun, meron. Ayun yung nakikita ko dito. Ganyan po yung pinaka-life namin dito. Ganyan. Kumusta, kumusta po sa inyo dyan? Sa mga darating na mapapascroll. Pag sila nag-open ang kanila mga Facebook page or Facebook account at nakita ang aking pagmumukha. Tapos pinay mami in Germany, ayan, dumichika-chika na naman habang kumakain. Di ba alam kung kakanta tayo eh. Gusto niya ba akong kumanta, guys? Pilingera lang naman tayo, no? Pero, ang sarap sa feeling kapag nakakanta ko. Feeling ko na babawasan yung bilbil ko. Ganyan, o, inaamin ko yan, guys, ha? Lalo na kung matataas ang nota ng pinakanta natin.
Ano, gusto niyo ako mataba ulit tayo? Or ako lang? Ganun yan. Kasi feeling ko din naman, kapag kumakanta ako, yung ibang nanonood sa inyo, eh napapakanta rin. Yung may mga time, di ba? Tapos, maaaring yung na-play natin ng music na yon, isa pala sa favorite niya. Favorite niya. Memorable ba sa kanyang kanta na yon? Happy! Kasi nakakapag-share tayo ng good vibes. Para dun sa mga nag-good vibes. Diba? Basta yun nga, ang buhay nasa ibang bansa po. Kailangan lang maging productive din kayo. Huwag nyong hahayaan na ang homesick sa inyo ay nandyan lang sa katawan ninyo. Tayo rin talaga o ako rin mismo ang gagawa ng paraan para hindi tayo maboring. Kaya kung ako po eh ganito, nagla-live. Sinabi ko naman po sa mga dati kong mga naging lives, no? Ang reason. Marami namang reasons. Siyempre, parang minsan iisipin mo, gusto mo rin maghanap ng ibang pagkakaabalahan pa, hindi yung puro linis ka na lang ng bahay, kanya, sundo sa anak. Habang wala si anak at wala rin si asawa. So, ito na yung parang pinaka-me time ko. Medyo meron akong nakakausap na iba kapag nandyan kayo. Diba? Hindi pala medyo, may nakakausap tayong iba kapag nandyan kayo. Kasi parang medyo, parang bagay lang, no? So, nakaka-enjoy talaga as in. Naipapakita ko rin sa inyo kung ano talaga yung mga pinagkakabisihan ko. Ganyan. Pero sa nagre-request na magkaroon tayo ng house tour, hindi ko pa masasabi kung kaya kong gawin yan. Hindi naman tayo gumagawa talaga ng ganito, nagla-live tayo, gumagawa-gawa tayo ng mga videos, ganyan. Hindi naman po ibig sabihin, as in buong buhay ko na lang din. Eh, kailangan natin sa inyong i-open up, no? Maging open book tayo. Siguro some lang, some. Pero yung sa pinakwarto namin, ganyan. Sorry, parang hindi ko ata kaya yun na ipakita sa inyo. Wala namang secret. Pero kumbaga, privacy lang talaga. Privacy ng anak ko sa kwarto niya, privacy ng asawa ko, tsaka ako yung kwarto namin, ganyan. Kaya, pagpasensya nyo na kung nagre-request po niya na mag-house tour. Eh, hindi na po muna siguro sa ngayon, hindi natin alam kung sa mga susunod na panahon, ganyan. Pero yung kitchen natin, napakita na natin, itong living room, yung garden, yan po. Yan po yun, ito talaga kung saan ako nakatira. Yan po yun, katinang mata ko. Ganyan. So, mag-ready ba tayo? Kanta ba ulit tayo? Wait lang guys ha. Mag-ready ako. Kakanta tayo. Sige. Kahit mga ilang kanta lang. Since mag-11 pa lang naman eh. Okay lang. Wait lang. Tapusin ko lang din po yung kain ko. Kaya dito po talaga sa Germany, wala po tayo gaanong nakikitang tambay. Kasi mga busy po talaga lahat ng mga tao dito. Sabi ko nga eh, as in tapat na lang po ng bahay namin. As in ilang hakbang lang, 3 steps lang talaga. Yan yung kapitbahay ko. As in itong wall na to, paglabas ko ng pinaka main door namin, yan na rin yung wall, ay yung pinakapintuan niya. Sa 7 taon ko po dito mahigit, hindi ko yan talaga, siguro mga thrice ko lang siya nakita. Ganon, kasi maaga silang aalis, papasok sa work, and then pag uuwi sila, yun na, almost paggabi na rin. Ganon at ganon ko lang, suppose sila, nakita rito simula dumating ako. At yung ibang mga kapitbahay ko na nasa second floor, third floor, minsan nakikita lang pag nasa parking na, ganyan, yung tipong dumating din kami. Tapos siya, karating lang din. So, nakakasunuran ng sasakyan para mag-park, ganyan. Hi, hello lang. Kumusta? And then, bye-bye na po. Ganun po dito. Kasi nga mga busy. Pero alam nyo, mas okay na nga rin yun eh. Yung wala ka masyadong asin, araw-araw na lang may nakakausap na yun na lang. Pinupuntahan ka sa bahay. Minsan, di ba, may gagawin ka rin naman. Aminin natin yan, no? Minsan gusto mo rin magpahinga. Gusto mo rin na may iba ka pang gagawin.
Pero minsan, may tao rin na hindi yun naiisip. Huh? May ganun, may ganun po. Eh dito, ganun kasi yung thinking nila. Maraming pwedeng pagkaabalahan. Hindi ko unahin na pakikipagtsikahan. Ganun sila. Kumaga, hindi Marites, ganyan. Marites. Trabahong bahay. Trabaho nila sa labas. Tapos makapagod na sila. After ng work, pag-uwi ng bahay, syempre, sino ba mag-aasikaso para sa kanila? Magluluto pa sila. Prepare pa ng mga pagkain nila. Maglalaba pa yan. Although, washing machine naman ang gagap. Diba, ang gagana. Pero, siyempre, ayusin mo rin. Ano oras na ba? Patayin ko to, guys. Tapos, kasi matagal na, ilang minutes na ba? Wait lang. And then, kakanta naman tayo. Lipat ako ha, guys. Patayin ko muna to, and then magla-live ulit ako ng panibago. Bye! Thank you for watching.